Hello guys, this is Asahan Mocha Partners YouTube channel, Home Appliances and Repair Tutorial. So welcome po sa aking channel. So ngayon ka-partners, magandang araw sa inyo at ang share ko sa inyo na video ngayon, yung repair natin ngayon, itong CRT TV na China board, no? So ito yung papakita ko sa inyo. So ang board nito ka-partners, so, ilipat natin doon sa tube na naka-prepare. Ayan, so kasi may problema na itong tube nito dahil may mga pinalitan na tayo dito dahil nung una no power po ito tapos na pagana natin at malabo na din yung picture niya. So ayan, so dahil lumang luma na yung tube nito, so nagpalit na tayo ng pagkatapos na gumana yung board natin, tapos ito yung pinalitan natin para lumiwanag. Una yung flyback, tapos itong CRT socket. Pero ganun pa rin, malabo yung picture. So ito na yung bago na naikabit natin na FBT. So at saka yung CRT socket natin. So ganun pa rin, hindi natin na-solve yung malabong picture niya. Ayan, so pakita ko sa inyo, lagyan ko lang ng signal, no, antenna. Tapos plug ko muna para makita nyo. Dahil hindi mag-satisfied si customer sa ganitong picture, so option natin, magpalit na lang tayo ng bagong picture tube nito. So yan, yan, nagusilit na kasi may heater na po. Ayan, umilaw na yung heater. Ibig sabihin, gumana na yung ating picture tube at may audio na din na marinig natin. So yan, kulang sa linaw yung picture niya. Yan, tama naman yung kulay niya, pero yung problema lang, malabo yung picture. Kahit pihitan natin ng adjust natin yung screen, ayan, pero hindi din pwedeng sobrahan natin dahil lalabo din yung picture ng makikita natin sa screen. Ilipat natin yung board dito, tanggalin natin at ilipat natin dito. Ito yung primo na sharp, ayan, so yung tube lang yung importante natin dito. Dahil yung board nito, sira na yung flyback, so pahirapan yung paghanap ng flyback ngayon ito at malaki yung gastusin din, medyo mahal yung flyback. So tanggalin natin yung board dito at ilalagay natin. So tinanggalan natin pati yung board ng primo at nakalagay na tayo ng switch, nalipat natin na yung switch at saka yung light indicator at saka sensor. Ayan, na-tap na natin sa ilalim. Saka nandito na yung board, i-insert na lang natin dito sa ilalim ng primo na picture tube. Ayan. So maganda naman yung sa seating ng primo dahil kasya yung ano, seating na yung board nung lagayan ng board sa ilalim. Ayan. So hindi na kailangan, hindi na problemahin natin yung lagayan ng board sa ilalim dahil seating na siya. So kailangan na lang natin i-tap dito yung mga wirings niya. Mag-additional lang tayo ng mga wire. Ayan, so dinugtungan natin ng mga wire. Ayan, so naikabit ko na yung high voltage niya at saka yung sa ground. Ito na lang yung dalawang wire ang hindi pa natin naikabit. Ayan, so may sa may likuran. So walang problema kung magkabaliktad itong dalawang wire na ito. Dahil ang mangyayari kung magkabaliktad lang itong dalawang wire, yung white at saka black. Ayan, ito yung sa black na wire. No, nung magkabaliktad yan, so ang mangyayari, baliktad din yung tao. So, baliktarin nyo lang kung magkapalit yung dalawang paa na yan. Yan. So, ito na yung wire. Ito po yung sa positive na sa high voltage niya. Hindi pwedeng magkabaliktad po ito. Importante po ito sa board natin. Dahil kung mabaliktad ito, masisira. So, pangalawa, yung sa blue. Ayan, yung blue na line. Ayan, may pong diyan po ikabit natin yung blue. Ayan. Yung white, doon natin itap yung white sa likuran ng red. Tapos ito yung black. Ito. Ayan. Yung apat na wire. So importante diyan yung red, hindi mabaliktad yung red at yung at saka yung blue dahil masisira yung board natin. So ito yung sa degaussing. So binaguhan natin ng wire dahil marupok na yung wire. So yan, nilagyan natin ng extension wire para makaabot. Yan po yung sensor at saka yung light indicator pati yung switch, dyan natin ikabit sa original na pindutan
kita yung dalawang speakers. Dahil yung primo na sharp, isa lang yung speaker. So, isa yung nakabit natin ng maayos. Tapos yung isa, ikabit na lang natin sa malapit niya. Ito yung sa audio-video input niya. Dito sa side natin ilalagay. So, ikabit na lang natin pagkatapos. At saka yung sa ating pindutan, yung button nito, nilagay natin sa harapan pero medyo pangit. So, ililipat natin ito. So, ilipat natin dito sa side. Diyan natin ikabit para mas malinis. Yan. So, ito yung sa video amplifier natin. Yung sa CRT. Ikabit na lang natin. Tapos, para makita natin kung liliwanag na ba yung picture nito. Ayan. Tapos, kabit natin yung mga wiring niya. Yung sa AC cord. Ito, yung sa AC cord niya. Ayan. Yung sa supply natin to 20. Tapos itong degussing coil. Ayan. Diyan natin ikabit sa may tap. Malapit sa kanyang baraktor. Ayan. Sa may harapan ng baraktor. Linya ng kapasitor. Importante din yan para connected din yan para maliwanag yung ating picture. Kasi kung sira dyan, well, hindi natin na may kabit, posibleng magkalat yung picture at saka magkalat yung kulay at saka hindi maliwanag yung picture. Ito yung sa control button natin, yung wire ng control button at saka sensor, yung sa may right side, no, yung dalawa, yung sensor at saka control button. Ito yung sa dalawang speaker, yung magkalapit, no, yung dalawang speaker, left and right. Ayan. So, yan. Ikabit na natin yung speaker. So, yung anode cap natin, itulak natin para maikabit natin. Yan po yung sa high voltage natin para pang supply sa ating tube, no? Sa anode cap natin. So, ito na yung degussing. Yan. Ikabit na natin. So, ito din yung isang dahilan kaya lumabo yung picture. So, ikabit natin yan maayos. Check natin yan. Ayan, konektado dyan. Tapos, yung CRT socket, ayan, dahil bago na yan. So, at sa yung flyback natin, ayan, yun po yung one. Tapos, tube. Ito na yung mga bagong na ikabit natin dito. So, resolver muna natin yung sa primary. Yung malapit sa degussing coil, yan. So, mag-resolver muna tayo, reheat. Tapos, linisan natin pagkatapos, ayan. Gamit yung lacquer thinner para makita natin na walang talsik na so tapos gamit tayo ng digital tester para mag-suka tayo ng voltage. Set natin sa BDC, yung ground antis probe natin lagay natin sa ating ground ng ating tube yun sa spring, no? Tapos ito power up natin switch. So, ayan. Yung may light na. Tapos yung heater. Makita natin na magbubukas na yung heater natin. So, umilaw na. So, sukat muna tayo una dito sa B+. Normally, sa B+ tayo mag-una. Sa universal board, yung ganitong klaseng board, 115. Yung sa B+ nito, dun sa diode. 115, dito din sa flyback, B+. Pagdating dito sa collector ng ating each out, 110 dahil nag-oscillate na. Ayan, susunod natin itong sa 28 volt ng ating vertical. Ayan, so may 28, tapos may gagiin na yan dito. Yon sa ating 28 volt para supply sa ating vertical. Pagkatapos ito sa may pangatlong diode, 12 volt. Tapos dito sa 5 volt ng ating sensor. Ayan, sukatin natin. Ayan, may 5 volt na yung sensor natin. Pagkatapos dito sa ating heater. Ayan, napin natin yung sa heater para kita natin na ayan, may 9 volt yung heater. So, tapos napunta yan sa jungle natin. Ayan, tapos dito sa ating supply ng audio natin. Yung sa 14 volt, papunta ito sa ating audio. Ayan, so 14 volt supply yan ng ating audio IC.
Ayan, so itong 5 volt, ayan, 5 volt at 4.95, so 5 volt ng ating tuner. Tsaka yung 33, ayan, 28, so okay pa yan. So kompleto na yung voltage natin, so at saka dito, yung sa heater, tingnan natin yung heater. Kasi kung mababa yung heater, so posibleng maglabo din yung picture natin. So may 9 volt, ayan, so ibig sabihin, kumpleto na yung voltage natin para mapa linaw yung picture. Ayan. So, kita natin yung blue na kulay ng ating picture tube. So, maayos na dahil kumpleto na yung supply ng ating board, no? So, dahil yung RGB nito, yung supply ng RGB is kumpleto din na una yung natin na na-check. Ayan, so kita natin, lagyan natin ng antenna. Ayan na po yung picture niya. Ayan, so maayos na yung picture niya, maliwanag na. Pero kailangan pa natin i-factory reset po ito dahil yung adjust ng kanyang picture medyo imbalance pa. So, pakita ko sa inyo kung paano natin to i-adjust ngayon dahil yung sa taas. Tapos sa baba, may maitim sa baba, no? Matas yung itim sa baba. Ayan. So, yun ang pagkakabit natin. Maayos na. So, ayan. Ito na yung audio-video input natin na ikabit natin sa gilid. Saka yung control button natin dito sa kabilang side. Ayan, ilipat na natin. Ayan, maayos na yung pagkabit yan. Ayan, yung audio-video in. And so yung tatlo, so itong sa may likuran o sa EB to, hindi na yan magagamit. So ito pala yung pinalitan natin ng una, yung 400 volt 100 UF na kapasitor. Yung una yung pinalitan natin na problema to dahil floated. Pangalawa itong flyback dahil yan malabo yung picture, kasi yun po yung isa din sa dahilan kaya maglalabo yung picture. Ayan, so yung CRT socket, dahil ng molds na, pinalitan din natin. Pero hindi pa rin nakuha natin yung problema, kaya nag-decide tayo na last option itong picture tube. So ngayon, maglalagay tayo ng silicone compound dito sa ating anode cap. Dahil sumisilit yung kurente. Ayan, so turo ko sa inyo, ganito yung pag-discharge ng kuryente ng ating anode cap sa ating flyback para hindi tayo makuryente dahil malakas yung kuryente dito. Sa mga baguhan, ganyan po yung pag-discharge pa bago natin hawakan yung anode cap. Yan. So, wala na yan. Ganyan. Yan. So, kung may kuryente yan, malakas yung kuryente, baka mabibigla kayo dahil malakas yung kuryente sa ating flyback na nakapundo dyan. Yan. So, bago natin yan, kung mapansin natin yung anode cap natin dyan ay yung cap mismo ay tumitigas na, hindi na siya mag-suction ng maayos, so posibleng mag-leak yung kuryente dyan sa ating high voltage. So kaya subukan natin lagyan ng silicone compound para hindi na mag-leak yung kuryente. Pero mas maganda dito kung hindi pa rin, mag-leak pa rin siya dahil tumitigas na yung rubber ng anode cap. So, ayan. So, ganun pa rin, sumisilit siya. Ayan, malakas yung silit niya, nag-leak yung kuryente. So, tanggalin natin ulit, discharge natin. Palitan lang natin dito ng bago. Ayan, so every time na magtanggal tayo ng anode cap, so kailangan discharge mo muna bago kayo magtanggal. So ito na yung pamalit natin, yung galing sa flyback ng ating primo. Yan, dahil malambot yung rubber niya kumpara dito sa ating galing sa China board. Ayan. So ilipat natin yan, pinalitan na natin yan. So i-cut lang na i-post lang natin video. Yan, pinalitan natin para yan, kapit na kapit yung
saksyon ng ating bagong anod cap natin. And so maayos na. Yan. Try natin i-plug in kung wala na bang silid. Ayan, may nag-heater na siya. So wala na. So maayos na yung function ng ating China board. So maayos na. Wala na siyang leak ng kuryente. So yan. Yun na po yung blue screen natin. So gamit tayo ng remote. So ito yung original remote niya sa kanyang China TV. So may factory seating po dito. So kailangan natin to i-seating. Seat natin dahil yung sa baba, kaya pansin nyo yung black. Sa saba, sa taas, yung maliit na black. No, hindi pantay yung kanyang adjust. So buksan natin yung remote. Tanggalin natin yung cover niya. Dahil yung button kasi nito, hindi matamaan nyo sa pag yung factory seat. So sinadya yan para hindi mapindot. No, tanggalin lang yan sa may alam na mag reseating, no, sa kanyang factory seat. Kasi mahirap yung factory seating kung hindi mo alam ang paggawa nito. So sa mga baguhan, ganito po yung guide niya natin para makuha natin. Ito yung button. Tama natin yan sa pinakababa na portion ng button. Yan, pupindutin natin, lalabas yung factory seat. Ayan. So tingnan nyo yung screen natin kung paano natin maipantay yung black screen niya, yung sa may sukat ng ating screen, no, para may pantay. Kasi hindi magpareho yung seating ng picture tube sa Primo at saka doon sa China picture tube. Yan, lumabas na yung factory seat. Kita niyo yung factory seating. Tapos pindutin pa natin. Yung unang pagpindot natin ang lalabas yung factory. Tapos kung makikita nyo na yung factory, pindutin nyo pa. Yan, B-size, yung adjust mino. Tapos yun po yung makikita ninyo. Yun po yung mga seating na pwede natin i-adjust. Pero hindi basta-basta yung pag-seating. So yung B position, naka number 15, ito yung i-adjust natin para mag-balance yung sukat ng black na line niya. Yan, sa baba at sa taas. Yung sa B position, ilipat natin yan, adjust natin to 0, back to 0 natin yan. Para tingnan natin, kung ayan, so nag 0 na, so kita nyo, balance na yung adjust ng screen, no? Yung sa baba. So binalik natin, tumaas din yung nawala din yung line sa taas. So tumataas yung sa baba, yung black. So balik natin sa 0, tingnan nyo, mag-balance na yan. So lipat natin, balik natin sa 0 para magpantay na. So ayan, so maayos na, nagpantay na yung kulay. Tapos yung ano, yung ayan, nakalagay na ng maayos yung channel, ayan, yung channel na logo. Ayan, kung ibalik mo sa 15, tumataas yung logo, hindi na makita. Ayan, kung i-zero mo, ayan, lumalabas na. Ayan, nakabalance na siya. I-zero lang natin yan. Dahil hindi magkapariho yung seating ng mga picture tube, no? Kung magpalit tayo ng board. Yun po yung pindutan sa factory seat, yun sa malapit sa IC, yung pinakababang button niya. Ayan. So, yan. Yan na po yung seating natin. Pwede din yung taas, ay adjust pa nyo yan kung gusto nyo yung pataasan pa yung screen. Pero sa akin, ganyan lang po yung pinaka-adjust natin dahil balance na yung ano natin. So maraming reseating dyan na pwede nyo gawin, pero yun lang po yung dapat natin i-seating sa ganitong sitwasyon ng picture natin, yung nakita natin na kailangan i-seating. So yung B position, balik natin sa 0 dahil kailangan makabalance yung black na line, no? Ayan, so maayos na. So yun na po ka partners, maayos na yung black line niya. So balance na po pati yung logo niya. Ayan, kitang-kita na nasa tamang position na. Ayan po. So
at maliwanag na yung picture. So yun lang po yung pag-solve natin sa ganung problema. So mga kapartners, maraming salamat. So sa ating mga kapartners na baguhan dito sa ating channel at hindi pa naging subscriber, please consider to subscribe at pindutin yung bell icon sa baba para ma-notify kayo every may bago tayong may upload na video repair tutorial. So sa mga kapartners natin na palaging nagsusuporta sa ating mga video repair tutorial, so maraming salamat po sa palaging pagsubaybay nyo at pagsuporta sa ating mga video. So maayos na po. So ganun lang natin na i-solve lahat. So ito yung unang problema, capacitor, tsaka yung CRT socket, flyback, at saka yung picture job. Yun na po yung mga dahilan sa paglabo ng picture o hindi malinaw yung picture. So maraming salamat po. God bless sa ating lahat. And please don't forget to like and comment down below. At mag-share at mag-subscribe dito sa ating channel. Thank you for watching, guys.